si Michelle Gumabaw at ako ay Mocha. Ako si Mocha Uson at ako ay Mocha. Mothers for Change. 80 sa balota. Stick to one. Support one. Vote only one. Mocha Party List. 80 sa balota. Number 80 sa balota. Mocha Party List. Mothers for Change. Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic, no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, pabahay, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo'y peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Isa pang ano, ha? Natatawa lang ako dito, ha? Panoorin natin itong comment ni Pacquiao. Si Pacquiao talaga, oo. Pabor daw si Senador Manny Pacquiao na palayain na si Senadora Laila De Lima matapos ang pag-atras ng ilang mga testigo sa kanyang kaso kaugnay ng bilibid drug trade. Sinabi niya po yan sa kanyang pagbisita sa Cebu. At nakatutok si Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Pasado alas 4 ng hapon, umarangkada ang caravan ni Senator Manny Pacquiao sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Pacquiao, tatlong araw niyang lilibutin ang Cebu para mangampanya at ipaalam sa mga Cebuano na siya lang ang nag-iisang Bisaya na kumandidato bilang presidente. Hindi naman daw nabahala si Pacquiao sa pag-iendorso ng Iglesia ni Cristo sa tandem ni na Marcos at Duterte. Ayon sa kanya, suportado naman siya ng lahat ng Christian community ng bansa. Andali ho. Ayon daw sa kanya, kaya hindi siya natitreaten sa Iglesia ni Cristo. Sabi nung ano, reporter, Iglesia ni Cristo. Eh dahil daw, suportado siya ng Christian. Ano. Alam mo, tama naman siya. Totoo yon. May mga samahan din ho yung mga churches na, o yung mga pastors na talagang siyang in-endorse. Pero hindi ho ganun ang Christian church as far as I know. I belong to one of the biggest church. Hindi ako, baka sabihin nyo hindi ako worker o anything doon. Pero doon ako umaattend sa church na yon, yung CCF po. Pero never ho nag-utos na ito boboto ninyo. Hindi ho, walang ganun sa CCF po. Kung ano ho ang katuroan ng inyong ano ang inyong konsensya at conviction, yun ang iboto ninyo. Ayon na rin ho sa sinasabi sa inyo ng Panginoon. So hindi ho necessary yung sinasabi ni Pacquiao na porket suportado siya ng mga pastor o ng mga ministro, eh iboboto na siya. Alam mo kung bakit? Eh ka-church ko nga ho ito eh. Sorry ah, pero totoo. Nakakasabay ko nga sa church ito eh. Pagka sumabay nga, pag sinundo na nga yan, natatraffic eh. Minsan naiinis na nga ako, parang gusto ko nang bulungan eh. Sen, baka naman gusto nyong medyo sa baba na lang ho siguro kayo bumaba. Kasi pag dumaan, napakarami ninyong convoy eh. Natatraffic na yung mga tao eh. Oh, nakikita ko yan sa CCF eh. Walang biro. Pag yan sumasakay na, umaalis na ng church, tsaka dumarating, natatraffic sa dami ng convoy eh. May ginagawa pa naman dyan. Oh. At the same time, hindi mo rin pwedeng sabihin na lahat na nagpupunta ng CCF, eh, iboboto siya. O, halimbawa ko nga, hindi ko naman siya buboto. So, wag ko nating, lalo na sa ano. At saka, alam nyo, dami ko nga kilala dyan na mga ano eh. Hindi nga ho siya gusto kasi, oo, mabuting tao to si Pacquiao. Mabuting tao siya. Ayun, mabuti siyang tao. Ito problema ko lang. At problema din ng mga ilang kilala kong nasa church. Ang problema nila yung mga nakapaligid. Yan ang problema. Yung mga nakapaligid kay Pacquiao. Nandyan yung mga sugarol. Nandyan yung mga kaduda-duda ang kanilang karakter. Kaya hindi lahat ng church sinusuportahan siya.
Dahil nga ho doon, eh, kasi napaka-importante ho yan. Advisors is napaka-importante. Pag ang advisors mo sablay, eh sablay ka na rin. Katuruan nung sa Biblia yan. So, isa yan sa nagiging basihan ng ilang mga ministro. Kaya, nung nakikita nila yung mga nakapaligid, medyo hindi ho siya nagustuhan. Yan ang totoo dyan, ha? Kaya sana, Senator Manny, wag na ho natin gamitin yan. Kasi alam mo naman yan. Sigurado ako, alam mo sa puso yan na sa katuroan ng mga full gospel church, eh hindi ho sinasabi ko sinong iboboto. At kung meron man, ha? Kung meron mang full gospel Christian church na magsabing kailangan ito iboto nyo, ay sablay ho yun, sigurado ako. Hindi ho nagbabasa ng... Sorry, pero sablay ho yun, sigurado ako. Tinanong din si Pacquiao sa panawagang palayain na si Senadora Leyla De Lima matapos bumaligtad sa kanilang mga testimonya ang dalawang testigo laban sa kanya na sina Kerwin Espinosa at dating Bucor OIC Rafael Ragos. Kawawa naman yung tao kung alimbawa inusinte siya. Ilang taon na? Doon pa lang sa statement niya, kawawa naman yung tao kung halimbawa inosente. Sinabi na ho ba ng korte na inosente siya? Ang sabi ho ng korte as of now is no bail. Kaya nga ho siya nakakulong. So sana sundin na lang ho natin yung korte. Alam ko, eto ha, kasi sabi ko nga, bakit, isipin nyo na maigi to, bakit ho kaya may mga nag-recant ng kanilang mga statement? Alam nyo kung bakit? Bakit ngayon? Simple lang ho. Napakasimple. Patapos na kasi si Pangulong Duterte. Alam nila, remember ha, pag-aaralan nyo talaga ang politika tungkol ho sa mga ganyan, di ba? Yung mga narco state. Nasa Netflix ho yan, makikita nyo. Ito hindi yung mga bola-bola doon sa Netflix, yun yung mga documentary. Nakataas-taasan hanggang presidente sangkot sa ganyang illegal. Kasi nga ho, ang laking pera. Alam na ho kasi nitong mga witness na ito na hindi na si Pangulong Duterte ang susunod na Pangulo. At posible pa nga na yung susunod na Pangulo ay walang moral authority pagdating mo sa usapin ng war on drugs. So kung mag-recant man sila, at least magiging somehow, kahit papaano hindi ho sila babalikan. Kasi nga alam niyo ho ba ang usapan ngayon? Ito, makinig ho kayo ha. Ang usapan ngayon, laging sinasabi ni Pangulong Duterte, which is totoo. Kanina galing ho ako sa meeting ho kay Greco Bellica. Alam niyo nakakatuwa ho ito si Greco. Alam mo kaya na isa yan sa mga iboboto ko talaga kasi kaibigan ko yan, kakilala ko yan at saka grabe hong antuwid ng tao na yan. At si, eto ha, kinikwento niya nga kanina, ang dami na ho nagbabaliktaran ngayon dahil nga alam nilang aalis na si Pangulong Duterte. At sa katunayan, sabi pa nga ni Pangulong Duterte, may mga ilang parang nagbabanta na babalikan daw siya kasi pinakulong sila dahil sa war on drugs. Keso hahuntingin daw, which is totoo. Sabi ko sa inyo, sobra pag gumanti ang mga yan. Dahil remember, hindi ho milyon ang nawala sa kanila, bilyon-bilyon. At iba sa kanila, pinakulong, mga tao nila, pinapatay. Kaya gaganti ho sila dun sa pinakapinuno na yon. At para hindi ho gantihan yung ilang mga opisyal at ilang mga kapulisan, meron ho talagang babaluktot sa kanilang kwento. Melvin Lomboy, maraming salamat ha. Sky Lucas from Boss from Milipitas, California. Kaya nga ho, ibig sabihin, marami na ho ang sabi nga ni Greco kanina eh. Kaya ho siya pinatakbo ni Pangulong Duterte. Ha? Sa Senado. Dahil gusto ni Pangulong Duterte somehow na may magpatuloy ng war on drugs. Walang ibang mayroong balls. Diretso na natin. Walang ibang mayroong yak balls na
ipaglalaban ho ang ipagpapatuloy ang war on drugs. Napakaraming kandidato ho dyan. Sa totoo lang ha, napakaraming kandidato dyan. Ang daming sinabi patungkol sa pandemya. Ang daming sinabi kung tungkol sa korupsyon. Ganyan. Ang daming sinabi kung tungkol sa ano-ano. Tanungin ko kayo. Ilan ho sa mga kandidato ngayon ang merong battle cry na crime? Bago natin kalimutan ha. Sabi nga ni Greco, siya lang as of now. Kaya nga ho siya tinawagang personal ni Pangulong Duterte, Jari Jarap, salamat po ah, at ni Senator Go na tumakbo para ipagpatuloy. Kasi si Greco may balls. Kaya nga nanindigan ho siya eh, na ipagpatuloy ang war on drugs. Nanindigan din ho siya na ipagpatuloy yung death penalty. Kasi yung iba wala na eh. Bumaluktot na eh. Kasi napakahirap labanan itong mga to. Mga sindikato ito sa droga. Mahirap pong labanan ito. Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, ang nakasalalay dito eh, buhay mo. Alam mo kung bakit? Hindi ho takot si Grecong mamatay. Kilala ko ho yung mama. Hindi ho takot yung mama mamatay. Dahil ho yung tao na yan ay ma-pastor ho yan at matindi ho ang pananampalataya niyan sa Diyos. Sabi nga eh, to die is gain, to live is Christ. Diba? Yan ho ang kanyang prinsipyo. Alam nyo, yan ang isang rason. I don't care kung pinupuri niya si Bongbong Marcos. Eh, hindi naman yun eh. Pagdating sa Senado, wala na yan eh. Ang akin lang, ang lupit ho ni... Kailangan ho natin ng katulad ni Greco pagdating ho sa Senado. Wala na ho eh. Ilan lang ho ang may balls dyan? Yung totoo, ilan lang ho ang merong balls dyan? O, si Cayetano, may balls yan. Kaya nga kinokontra niya Isabong, di ba? Sino pa? Si Greco pagdating sa crime. Sabi niya nga sa crime eh, alam mo, kinausap niya yung mga kapulisan. Marami sa kapulisan natin ang natatakot. Marami sa kapulisan natin ang natatakot sa issue ng droga at crime. Pero ang sabi nga ni Greco eh, pag ako naging senador, kung papaano kayo pinroteksyonan at pinrobaida ni Pangulong Duterte ng sapat na abogado, iyan ang gagawin ko pag ako naging senador. Alam niyo kung bakit? Ganito kasi ang senaryo eh. Ito ha, makinig kayo. Ganito ang senaryo pagdating ho sa droga. Sa sobrang yaman niya mga yan, yung mga drug lords, sobrang yaman yan. Pag sinampa mo ng kaso yan, pagdating sa usgado, hindi naman ho lahat, pero marami. Marami ho dyan ang nabibili, yung korte. At pagdating, hindi ko sinasabing lahat ha, marami lang. Hindi natin alam kung saan nabibili. Ibig sabihin, yung mismo bang judge o yung prosecutor o kung sino man. Kasi pwedeng kahit sa iba ba, pwedeng balasahin, ayusin yung ano mo eh, yung sinumpaang salaysay mo, delicates ka dyan. At dahil doon, ang nangyayari pa, pag sinampahan mo yung mga drug lords o yung mga pusher, babaliktarin ka pa niyan. Sasabihin pa dito sa mga pulis, ah, protector namin yan. Kaya kami ganito. O, nagkakabaliktaran pa. Tapos ang nakukulong pa yung mga pulis na matitino. Ganun ang nangyayari dyan. Kaya pansinin nyo sa news ngayon na hindi lang lumalabas sa GMA tsaka sa News 5 masyado, pero sa ibang news outlet, grabe na ho, nagbabalikan na ho yung issue ng droga. At sabi ko sa inyo, pag bumalik ang issue ng droga sa Pilipinas, babalik yung mga petty crimes. Hindi nyo ba naisip na wala halos yung mga petty crimes nung una? Ang laki ng binawas nun ha, yung mga snatcher, yung mga... Pero ngayon bumabalik unti-unti. Kasi nga, alam mo nilang lulusot na sila eh. Kaya ngayon sinasabi nito, sorry ah, ang Pacquiao ah, pero sablay yung sinasabi mo na palayain kagad si De Lima dahil nag-suffer na siya ng 5 taon. Hindi yun ang usapan dyan. Ang usapan dyan, meron tayong korteng tumitingin. Meron naman tayong korte na pwedeng pinag-uusapan ng mga ebidensya. Huwag mong pakialaman yan. Wala
wala kang alam dyan. Pag, pasyensya na, Pacquiao. Wala ka hong alam pagdating ho sa kaso ni De Lima dahil sa korte dinidiscuss yan. Sir, Senator, wag ho kayo magmagaling dyan. Remember, pantay lang ho kayo ng judiciary tsaka ang legislative. Huwag niyong pakialaman yan. Hayaan niyo ang korte magsabing, oh, ito, palayain dahil hindi napatunayan. Hayaan niyo ang korte. Huwag mong pakialaman. Yun lang ho ang sa akin, ha. Kasi sa totoo lang, nainis ako sa statement na to, eh. Parang, ano yung porket? Eh, una-una, relevant pa ba yung witness na yon para i-recant niya? Yung wari, ni-recant niya, di ba? Meron pa bang kinaugnayan doon sa remaining two cases? Eh kung wala na, wala pa rin. Bakit nag-recant? Self-serving yung ginawa nilang recant, kung ganun. Kasi nga, di ba, yung unang nag-recant, sinasabi ng prosecutor na wala namang kinaugnayan niya sa dalawang remaining na kaso ni De Lima. Ibig sabihin, self-serving yung ginagawa ng mga nagre-recant na yan. One, for politics, kasi kandidato si De Lima. Second, para palakasin. O sabihin na natin, para lang sila ay makabalik. O itong ano, mga nag-recant, para hindi na sila balikan ng mga sinumbong nila. Diba? Kaya nga, please lang, Pacquiao, sorry, you're a nice man, you're a good man, pero hanggang good ka na lang. Kung ako sa'yo, Pacman, dahil you are a good man, ang gawin mo ganito, mag-resign ka na, okay, tapos magtayo ka na lang ng foundation. O kung may foundation ka na, ubusin mo lahat ng pera mo dun, ipamigay mo sa tao. Good man ka na, huwag ka na mga ilam sa politika. 5 taon, mahigit. So, sana palayain na. Yung tao naman, mabigyan ng pagkakataon para mangampanya. Sa kanya namang Facebook Live, sinabi ng katandem ni Pacquiao na si Representative Lito Atienza na sang-ayon siya sa desisyon ni Pangulong Duterte na ipagbawal ang e-sabong sa Pilipinas. Dinipenso pa ni Pangulong Duterte yan at one time. Pinakukunan daw ng buwis, sayang naman daw. Pero hindi, bago na isip niya, minabuti niya ang kapakanan ng lahat ng tao at hindi yung konting perang na idudulot na ibibigay nito sa haba ng bayan. Mula rito sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Alam nyo, ito lang, ha. Huli na, huling banat ko na kay Pacquiao. Dito sa araw na to. Eto, ganito na lang. Marami sa atin, binoto natin, ewan ko kung binoto ninyo, si Pacquiao bilang senador because ang sinasabi ng iba, kailangan natin ng senador na athlete. Kailangan natin ng senador para maayos ang mga atleta natin sa Pilipinas. Naayos ba? Hindi, tanong ko kayo. May naayos ba si Pacman o dito si Pacquiao sa mga atleta natin? Para ho, talagang matulungan sila? Wala. Ito na nga lang, boksingero. Meron ho bang naambag si Pacman? Bilang senador, I'm not saying hindi tumutulong si Pacman sa mga atlet. Tumutulong siya sa ilan, hindi ho lahat. Okay? Pero as a senator, gumawa ka ba ng batas? Na-convince mo ba yung mga kasamahan mong senador? Eh yung batas pa lang na ginagawa mo, Department of ano ba yun? Boksingero, ganun. Hindi mo nga naipasa. How can you convince us to make you a president? Eh yung bilang senador mo, hindi mo nga nagamit para tulungan ng mga atleta at mga boksingero. Alam niyo kung sino pa nakakatulong sa mga atleta natin? Oh, si Senator Pia. Itanong niyo. Itanong niyo sa mga atleta natin kung sino ang nakatulong sa kanila, kung sinong senador. Marami magsasabi si Senator Pia. Oh, 'yun, boxing commission 'yun. Gusto mang umisyon.
Nung mga boksingero ha. O oh, ikaw, Diego Latte ko, nililinaw ko lang ha. Department of Water. Hindi, kaya nga, akin lang, ulitin ko ha, para malinaw, hindi naman sa hindi siya nakakatulong sa mga atleta boksingero. Nakakatulong siya sa kanyang sariling kapasidad bilang champion. Okay, nakatulong siya doon. Although may mga nagrereklamo sa akin na atleta, mga boksingerong, eto walang biro ito, kumakausap sa akin na hindi daw natulungan ni Pacquiao, kaya ayaw nila kay Pacquiao, kaya nag-yorme sila. Walang, eto, hindi ako nagbibiro ah. Nanonood to ng show namin eh. Sikat na boksingero to, di ko nalang sasabihin kung sino. Ah. Eh tapos, hindi naman daw natutulungan ni Pacquiao. Yun na nga sinasabi natin eh, bilang senador, meron hubang natulong si Pacquiao sa mga atleta natin? Senador K. Oh, don't tell me kulang ang panahon. Excuse me, si Yorme, wala pang tatlong taon ang daming nagawa bilang mayor. Diba ho? Huwag natin sabihin na kulang yung oras, kulang yung panahon. Eh ayan, nakatulong si Yorme, wala pang tatlong taon. Alam mo, dyan dyan sa may Quirino, Quirino Corner Osmeña, tama ba yun? Oo, Quirino Osmeña. Nakapaskil doon yung mga ginawa ni Yormin, mga picture, ang gaganda, grabe. Sabi ko, bulag ka na lang talaga pag hindi mo makita ito.